May mga bagong mukha ang bayaning Pilipino na may matatag na loob at mapagmahal na puso. Inspirasyon ang hatid ng mga kahanga-hanga nating kapatid. Kamakailan lang nagkaroon ng kaguluhan sa ating paliparan na mag-overshoot ang isang eroplano mula China sa ating runway. Nagresulta ito sa patong-patong na canceled and delayed flights. Dismayado man ang karamihan, isang domestic flight naman ang nagbigay good vibes sa mga pasaher. I would like to tell you that in my career, this is my last flight here. Piloto kasi ng eroplano, nagmamando ng lipad sa huling pagkakataon bago siya magretiro. Tulad niya, makikita rin sa Philippine Air Force ang ilan sa mga sundalong handang maglingkod. Pero ang mahalaga nilang sandigan, ang mga pilotong ito na sinisigurong maiuuwi sila ng ligtas. At lalo kayong mamamangha kapag nakilala nyo ang isa sa kanila. Simula pagkabata, nangangarap na si Major Geraldine na maging piloto. Pagkatapos niyang mag-aral sa flying school noong 2007, sumubok siyang makapasok sa Philippine Air Force. Ang pagkakataon noong 2014, umupo ang natatanging babaeng kapitan ng eroplanong Poker F-27 na si Major Geraldine. Ako po si Major Geraldine Abigail Matienzo, ang kauna-unahang babaeng pilot in command ng Fokker F-27 at C-295M aircraft ng Philippine Air Force. Naandun yung challenge, naandun yung pressure sa akin. Maraming magda-doubt. Pero yun nga, hindi ako na-disheartened. Persistence, saka hard work. Na-realize ko na yung mga tao pala na minsan na nagda-doubt sa'yo. Magpapasalamat ka pa sa kanila sa bandang huli kasi sila yung magpupush sa'yo talaga na sinasabi rin ng iba. Kahit wala nang maniwala sa'yo, basta ikaw, maniwala ka sa sarili mo. Isang uri ng transport aircraft ang Poker F-27 na kayang magsakay ng mga sundalo at cargo. Ang functions namin ay kasama yung pag-transport ng mga troops, ng mga logistics. Hanga ko sa mga piloto namin kasi kasama namin sa salipad at buong accomplishment sa paglipad ay nagagawa ng mga piloto namin. Dito yung upuan ng pilot in command o yung kapitan ng eroplano. So, dito yung cockpit. Pag lumilipad ako, may kasama akong co-pilot. So, yung eroplano po na ito is analog yung systems niya compared dun sa C-295 na glass cockpit na. Karamihan ng, ng mga pasahero namin, mga tropa din. Meron din kaming mga pasaherong civilians kasi nagkikater din kami sa mga request ng mga NGOs, for example. Meron din kaming mga pasyente, medevac din kaming mga missions. Tapos meron din kaming mga relief operations pagka may disaster. So, iba-iba yung nililipad namin. Ang achievement ni Major Geraldine, nadagdagan pa nang dumating ang mas malakit bagong transport aircraft. 2015, nag-acquire ang Air Force ng bagong eroplano, yung C-295 aircraft na galing sa Airbus Defense and Space sa Spain. Nagpala ulit ako na masama dun sa pioneer group of pilots na trinain nila para sila mag-operate ng aircraft. So, anim kaming na-train and isa ako dun sa anim na piloto. So, ako ulit yung mag-isang female noon. So, dahil pioneer yun, so ako na rin yung unang kapitan dun sa aircraft na yun. Matayog man ang lipad ang ating piloto, hindi raw mapapalitan ng katanyagan ang taus-pusong serbisyong na ibibigay niya sa ating mga modern hero. Nadadala namin yung mga troops dun sa kailangan nilang puntahan, na iuuwi namin sila galing sa gera, kumbaga. Makikita mo kasi sa kanila yung saya nila na nadala mo sila. So para sa akin, napakalaking fulfillment na yun na kahit in that way, makatulong ako sa kanila. Mahalaga rin ang ginagampanan ng mga komersyal na eroplano para ligtas na makauwi ang maituturing ding mga bagong bayani, ang mga overseas Filipino worker. Isa na rito ang kapuso nating si Arlene Sereno. Nagsimula ako maging OFW noong 2012. Marami na ako napagtrabahoan.
Nagsikap ako ng trabaho para sa pamilya. Nag-try ako ng Jeddah, Dubai, Malaysia. At ngayon, naghahanda ako papunta ng Kuwait. Dahil nga mahalaga ang seguridad at ginhawa ng mga pasahero ng eroplano, may ibinahaging good news ang isang airline company sa isa sa mga Asian countries noong nakaraang buwan. So basically, the 787-10 Dreamliner is the largest variant of the Dreamliner series. It boasts state-of-the-art technology aircraft right now. So it's electronically very advanced. Inabangan din sa event ang pagdating ng pilotong nagpalipad ng nakamamanghang eroplano dahil si Kapitan, ating kababayan. How does it feel to be the first one to fly here to Manila? Well, it feels really good. This is somewhat of a homecoming because I started my airline career here in the Philippines. Ang Pinoy pride na si Captain Julio Rosales, 2 dekada ng piloto ng International Airline. Based man daw siya sa ibang bansa, hindi niya nalilimutan ang bansang kanyang pinagmulan. Umaasa siyang ang tagumpay niya sa trabaho makapagbigay inspirasyon sa ibang mga Pilipino. Mapapadalas ang pagdalaw ni Captain Julio sa bansa dahil kasama ang Pilipinas sa regular flight schedule ng eroplano. Mula noon hanggang ngayon, ang bansa natin hindi nagkukulang sa mga magigiting na bayani. Sa himpapawid man o sa labas ng bansa, kitang-kita at damang-dama ang pagmamalasak nila sa pamilya at kapwa. Ngayong araw ng mga bayani, lubos namin kayong ipinagmamalaki.